Ito, from human rights lawyer to fugitive. Totoo, dating human rights lawyer, etong si Jara Roque. So, meron pa siyang dinaanang isa, meron pa po, naging human or animal rights lawyer po yan. Dahil ang kanyang mga dinepensahan ay ang mga katulad ni Kibuloy, ni Digong. So, talagang naging animal rights lawyer din pala etong si Jara Roque. At ngayon nga ay pugante na. Pugante. The likes of Jara Roque, Kibuloy, Bato de la Rosa, Digong, Sara Duterte, Bonggoy, in the same circles. Nakikita natin yan. Lahat ng yan may kabulastugang ginawa. Kaya mananagot sa batas. Roque faces an arrest warrant from the House Squad Committee for refusing to submit documents related to his wealth linked to the illegal operations of Lucky South 99 Pogo Hub in Porac, Pampanga. Bago yan, syempre, initially, nag-promise itong si Jara Roque na siya ay mag-submit ng mga documents. So parang dinidelay yung pag-submit, yan ba ang ginagawa na itong si Jara Roque? Gumagawa pa ng lusot, gumagawa pa ng paraan para ma-justify ang kanyang sarili. So ano ang nangyari? Na-contempt na naman for the second time around. Masaklap to kasi madalas ngayon na bukang bibig na itong si Jara Roque ay nadadamay nga daw ang kanyang pamilya sa ginagawang ito, sa ginagawang investigasyon ng Kongreso. Dati ka pong miyembro ng Kongreso. So alam mo siguro na itong ganitong sistema, yung ganitong proseso ay naaayon sa batas at tama lang na gawin. Dahil kayo yung mga legislatures at alam mo kung para saan yung mga ganitong klaseng investigasyon. Alright, despite initially promising to provide a statement of assets, liabilities, and net worth, yun nga, hindi nag-submit etong si Jara Roque at hindi rin umattend ng session or ng hearing na yan. Kaya ayan, ngayon po, kung titignan nyo manhunt operation na po ang ikinasa at ang PNP ay kumikilos na para tugisin si Jara Roque. Tinutugis na po. Ang ibig sabihin, maliwanag na nagtatago na itong damuhong ito na madalas ay, or na ang rason ay kuno, ay kangaroo court naman ang ginagawa dyan sa Kongreso kaya hindi na daw siya umaten. Ayan, nagtago ang kangaroo. Kangaroo court. Yan kasi ang madalas ay rason, di ba? Na sila kuno ay napapahiya, nadadamay kuno ang kanilang pamilya, sila daw ay hinuhusgahan pa ng taong bayan or hinuhusgahan na ng taong bayan kahit wala pa sa korte ang mga kaso na ito. Pero totoo na dapat lang nahusgahan ka ng taong bayan dahil lahat ng pinipresenta dyan sa Kongreso ay kaduda-duda tungkol talaga sa'yo. Kaduda-duda po talaga. Hindi talaga or iisipin talaga ng matinong kababayan natin na marami kang tinatago at mapipinpoint talaga kung gaano ka kasinungaling sa mga statement mo, Mr. Jara Roque. Kaya all of this, you deserve. Good luck.